Dati, nung nasa lumang bahay pa namin kami nakatira, tuwing Pasko, pumupunta kami sa bahay ng ninang ko noon kasi tuwing Pasko, may regalo din siya sa akin lagi. Sobrang excited ko nung kapag binibigay sa akin ni ninang yung regalo ko. Pero sa totoo lang, lagi akong disappointed kapag binubuksan ko yung regalo niya. Kasi palaging damit yung laman, hindi laruan. Oh, don't get me wrong. Bata pa ako noon at syempre, laruan yung gusto ko noon, hindi damit. Kabaligtaran naman ngayong malaki na ako. Kasi gusto kong damit na yung nare-receive kong regalo kasi usong-uso na ngayon yung aesthetic na OOTD. Balik tayo sa kwento. Pero kahit ganun, hindi ko naman pinapahalata no na dismayado ako. Kasi syempre, nakakahiya din naman sa ninong ko, no? Ang bait-bait kaya niya. Thank you po, ninang. Nagustuhan mo ba, Jed? Opo. O, eto naman yung aginaldo ko sa yung pera. Itabi mo yan, ha? Ay, Mari, ako nang bahala dyan. Lo. Yung natatanggap kong pera noong tuwing Pasko, yun naman yung pinapambili ko ng laruan na gusto ko. And speaking of regalo, ewan ko ba pero parang never pa ako nakatanggap ng matinong regalo nung elementary pa ako. Kasi kapag may exchange gift kami, ang lagi kong natatanggap baso, picture frame, paniyo, at kung ano-ano pa na hindi ko naman gusto at kailangan as sa batang gusto lang naman ay laruan. O ano naman kaya ito? Buksan ko pa ba to? Parang alam ko naman na yung nasa loob . Nangyari naman ang kwento na to nung grade 5 ako. Christmas party namin noon. May kanya-kanya kaming dalang regalo noon kasi may exchange gift kami noon. Habang nilalagay namin sa mesa yung dala-dala naming regalo, hindi ko mapigilan na tingnan yung mga yon. Nasaan kaya yung sa akin? Number 8 ako hindi ko makita. Feeling ko nasa ilalim na yun. Nagsimula na nga yung program noon. Naglaro na kami ng iba't ibang palaro noon. Pagkatapos ay kumain na rin kami ng mga handa. At last but not the least, ay ang exchange gift. Sa wakas, malalaman ko na rin kung ano yung regalo ko. Okay, magsimula na tayo ng ating exchange gift. Ang unang regalo ay number... Ang laki nun ah. Hala, ang laki. Hala, ang laki. Sana sa akin. Number 7. Ay, sayang. Ang susunod ay number... Eto, akin na to. Number 9! Ay, ang laki! Ay, wow! Parang iniiwasan yata yung sa akin ni Ma'am. Ang susunod na number ay... Ay, ang liit. Sana wag sa akin. Number 22! Ay, ang liit. Buti na lang talaga. Okay, ang susunod na regalo ay number... Ay, ang laki! Grabe, sobrang laki na nun ah. Sana sa akin. Number 24! Hais. Okay, next na tayo. Kanino kaya itong number? Ay, ang liit. Huwag naman sana sa akin. Ang liit, gusto ko yun. Hey! Halo? O Jed, ikaw na yun, diba? Ano naman kayang laman nito? Parang malambot. Hay nako, nararamdaman ko na. Panyo na naman to. Bubuksan ko na nga. Ha? Ano to? Parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha ko noon nung makita ko yung laman ng regalo ko. Brief! Sinong bata naman na gusto ng laruan ang matutuwa sa brief? Tapos nakikita ko pa yung mga kaklasiko na tuwang-tuwa sa mga regalo nilang laruan, pagkain at iba-iba pang magagandang gamit na natanggap nila. Samantalang ako, brief na hindi ko alam kung kasya ba sa akin. Jed! Bakit ka umiiyak? Brief yung natanggap ko, Nay. Ay, anong gagawin natin kung yan yung natanggap mo? Oh, bakit po umiiyak si Jed? Ay, ma'am, hayaan nyo na po yan. Di lang nagustuhan yung regalong natanggap niya. Ay, ganun po ba? Ay, sige, Jed. Bibigyan na lang kita ng 100 pesos, oh. Bili ka na lang ng gusto mo. That time, nagulat talaga ako sa ginawa ni ma'am nun. Kasi sa buong school year na magkasama kami sa loob ng classroom, ngayon ko lang siya nakitang ganong kabait. Oh, don't get me wrong again. Stricto kasi siya sa mga estudyante niya, kaya nagtataka din talaga ako. Pero kahit na ganun, tuwang-tuwa ako na tinanggap yung binigay niya sa akin. Malamang pera na yun. Alam nga naman maging juicy pa ako. Ay, ma'am, hindi na po kailangan. Okay lang po. Sige po, at titingnan ko lang din po yung ibang estudyante doon.
Ah, sige ma'am. Salamat po. Ikaw talaga, Jet. Nakakahiya sa teacher mo. Umuwi ako masaya na sa bahay kasi minalas man ako sa regalo. Eh, sinuwerte naman ako sa bigay ng teacher ko kasi mabibili ko na yung laruan na gusto ko. Nang dumating ang January at pasukan na ulit, normal lang naman lahat sa klase nun. As usual, tahimik kami kasi stricto yung teacher namin. Nagmumuni-muni ako nung time na yun nung tawagin ako ni ma'am. Jed! Pumarito ka nga sa unahan! Kinabahan ako nun kasi sa tono ng boses ni ma'am, eh parang may nagawa akong kasalanan. Pinatayo niya ako sa unahan nun at nagsimula na siyang magsalita. Nitong nagdaang Christmas party natin, hindi ba't nag-exchange gift tayo? Ano nga ang lagi kong sinasabi sa inyo? Na it's better to give than to receive. Mukhang hindi nakikinig si Jed nung sinabi ko sa inyo yon. Umiyak kasi siya nung nalaman niya na brief yung regalo na tanggap niya. Kaya kayo class, huwag niyong tutularan si Jed ah. Kung ano yung natanggap niyong regalo, tanggapin niyo yun ang hindi nagre-reklamo. Nung mga oras na yon, parang gusto ko na lang lamunin ang lupa sa hiya. Ginawa ba naman akong example ni ma'am sa unahan at ang malala, in a bad way pa, kasi ako yung bad example. Pinaupo na ako ni ma'am nun at nagsimula na siyang magklase, pero hindi ako makapag-focus nun maghapon. At umiiyak ako habang umuuwi. Sobrang sama ng loob ko kay teacher nun at parang ayaw ko nang pumasok sa klase niya. Oo, tama naman yung sinabi niya, pero hindi ko lang talaga nagustuhan yung way niya nun. Kasi instead na kausapin niya ako in private, eh ginawa ba naman akong bad example sa unahan? Nakakahiya ko yun, sobra. Pero alam nyo, noong bata pa ako, sobrang sama para sa akin ng mga pinagsasabi ni ma'am sa akin noon. Pero na-realize ko nung malaki na ako na may punto naman talaga siya eh. Na dapat tanggapin natin yung mga bagay na binibigay sa atin ng bukal sa puso. Hindi yung nagre-reklamo pa tayo na bakit ganito lang, bakit ganyan lang. At saka yung nangyari sa akin na yun, pinaparealize lang noon sa akin na it's always better to give than to receive. Isa pa, lagi niyong tatandaan na ang Pasko ay hindi lang tungkol sa regalo. Kasi mas masaya pa din ang Pasko kapag kasama mo yung buong pamilya mo. Yun ang pinakamagandang regalo na matatanggap mo. Kayo ba? Ano yung hindi niyo makakalimutang regalong natanggap niyo? Comment niyo din niyo sa baba. Merry Christmas everyone!